Ah, Karos, good morning po. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, May 13 ngayon, araw ng Sabado. Papunta tayo ng Phase 4, pero bago yun, hardware muna tayo. Meron tayong ilang mga bibili pang mga materialis. Ito nga po pala, naka-owner tayo. Sa taas nito, meron na tayong daladalang PVC roofing na gagamitin po natin dito sa bubong na ginagawa nating unit na row house sa Phase 4. May ilang gamit din po tayong dala rito. Yan, exhaust fan at saka iba pang mga fixing materials na gagamitin din po doon. Bali, update tayo sa ongoing project natin sa Metroville at saka sa tatlong project natin dito sa Phase 3. Ayan, bali, kakamustahin din po natin yung project natin na ongoing dito sa Phase 6. Check natin kung may kuryente na para may pagpatuloy po natin doon yung division ng kwarto sa second floor, ceiling at saka yung ating gate. Kaya ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. And enjoy watching po. Tara! Dalawa. Bumili tayo ng enamel block tsaka roller. Bali, nandito na tayo sa V6. Ayan, kinamusta natin tong unit. Hanggang ngayon po, wala pa rin siyang kuryente. Ayan na. Pero sabi, nung next week, tingnan natin ngayon itong week na to. Yan, division, gate at saka yung ceiling sa first floor. Yan yung mga assignment natin dyan. Yan, sa phase 4 naman tayo. Tara. Ayan, sa phase 4 tayo. Ayan, si Master Jojo, good morning. Good morning. Ayan, si Ricky, good morning. Nandito good na. Good morning. Tsaka si Bilog, good morning. Yan, meron pa sila isang kasama rito, si Adonis. Adonis, good morning. Good morning. Ayan, ito na yung sitwasyon natin dito. May metal paring framing na. Ayan, meron na rito sa living space, kitchen. Meron na rin sa toilet and bathroom. Tsaka rito sa kwarto, meron na rin. Ayan, lahat po yan ay naka-insulation. Ang ginamit natin insulation dito, Herbiflex. Ayan, lahat yan bago. Binaklas natin yung luma, pinalitan natin ang bago lahat. Bali dito, ang hinihintay natin dito ay sa electrical kay Kuya Boy. Pero pwede na rin tayo mag-abang dito para sa linya ng mga exhaust fan. Meron ditong isa sa toilet and bathroom. Yan, meron dito. Tapos meron pang isa rito para sa kitchen. Ito kasi magiging pinaka-kitchen niya. Yan. Dito natin na dinala yung ating PVC roofing. Bali, nasa taas na po yun. So sa phase 4, PVC roofing po yung pinapayagan nilang bubong dito sa harapan ng bahay. Ang PVC roofing muna. So sunod muna tayo sa guidelines ni Lumina regarding sa house renovation. So, kapag nakita po kasi nila nakayero yan, patatanggal po kagad nila. Tapos ito, may balangkas na yung harapan. Ang kulang na lang po yung panggilid. Wala pa tayo ng panggilid. Wala po tayo dun sa sampayan at saka dun sa lagayan po ng ating mga ilaw. Tapos ang assignment natin dito ay pagpapatuloy nila yung plastering. Sa poste, bali wala po siyang tiles. Bali plastering lang, ang finish is pintura. Ganun din po sa, sa bawat wall, sa magkabilang gilid. Ayan, si Bilog, tinatapos niya doon yung ating flashing. Ayan, may dala na rin po tayong pintura rito, yung flat latex, para po dun sa ilalagay rito sa harapan ng bubong. Ayan, dito sa ilalim pala, sa ilalim ng bubong. So naka-insulation din yan. Pero bago natin ikabit, yan, pipinturahan muna ng flat. So, yan muna yung assignment natin. Then, mamaya may delivery tayo dito para makompleto. Ang gate po natin dito ay tubular lahat. So, wala siyang cladding. So, gusto nila maluwag. Ayun. Client maluwag lahat. So, ito muna. May sahara pa tayo, ano? Aha. Meron pa. So, ito muna yung assignment natin dito sa phase 4. Tapos yung tutab nga pala doon, halababo na dinala ko noong nakaraan. Papalitan po yun ng single. Medyo nalalakihan po sila doon sa tutab. Kasi talagang pagkakashine lang natin yung kitchen space dyan. Babaguhin po natin. So yung tutab naman na materialis na kitchen sink, magagamit natin sa ibang project natin. Ah, tubig, nasan? Wala? Wala. Oh, sige. So ito yung sa ano. So, yung tutab pinull out na natin. Okay, papunta naman po tayo ng Metroville ngayon. Yan, meron pa tayong buhangin. Sakto lang yung graba natin. So panama lang. Yung buhangin meron pa naman. Mag-order na lang tayo kung kinakailangan. Nag-provide na nga pala ako ng black bag sa mga project namin. So kaya minsan makalat din kasi hindi kinukuha ng basura kahit na sinisegregate na namin.
hindi kinukuha ng basurero o ng basura ng truck yung mga basura namin sa construction. Kasi yung ano niya, yung sako niya ay sako ng semento. Siguro pinagkakamalan nila na may mga buhangin, may bato. Kaya hindi kinukuha. Kaya ito, provide na tayo ng black bag. Para sakali may dumaan, mahakot nila. Bali, hindi pa tayo nakaalis dahil may naghatid ng tiles dito. Yung order natin po doon nung pinuntahan natin na nakaraan. Yan, nandito na. Yan na yung tiles na. Yan, mga copyright tayo. Ayan, ito na po yung tiles, bali sa ano po to, sa toilet and bathroom pa lang po ito. Bali yung tiles para sa wall accent, tayo po yung bibili. Bibilin po natin sa JKJ Tile Center. Tapos ito, bali di pala natin nasama sa video. Inuumpisa na po yung linya rito para sa sanitary line. Ayan. Kasi inuumpisa na rin pong pinturahan yung hardplex. Kasi Ricky naman sa plastering. May layout na yan, no, Rick na? Meron na. Ito. Kabilaan. Ang bali, pinakasikasa ko na nga pala kay Mrs. yung gate pass dito. May paparating tayong mga tubular, 2x2. Marami na yon para sa gate na din. May 1x1 at saka may plane sheet. Plane sheet na gauge number 16. Tapos yung sampayan at saka 1x2. Yan, meron na rin dito. Anyway, waiting na lang tayo. Tapos nagpa-deliver na rin pala ako ng adhesive cement. Yan. Bali, dito sa phase 4, okay na tayo. Ayan, may mga kailangan po sila rito. Pag galing natin ng Metroville, bibili tayo dun sa hardware na pinakamalapit dun. Babalik tayo rito para ibigay sa kanila. Yan, mga fittings lang po yun regarding dyan sa mga nire-renovate natin sa flooring. Ayan, sa hardware na tayo dito sa may San Mayor hardware. Bali, bibiling ko lang yung mga fittings dun sa toilet and bathroom na nire-renovate ni Adonis. Bali, yung pipe ay baka hindi ko nabilhin dito kasi mahaba yung biyahe natin. Naka-e-bike lang tayo. Doon ko na lang bibilhin yung D4 na pipe at saka yung waterline sa malapit. Yan, bibit-bitin lang natin gamit yung e-bike. Yan yung mga kailangan natin, ganun na. Yan yung mga wire. D4 nga pala yung PVC pipe doon sa linya ng Phase 4 row house sa Lumina. Bali, ito okay na. Mami, check nyo pa? Hindi na. Okay na ba? Thank you. Tara. Dito na tayo sa Metroville. May additional pa akong binili rito. Locker cleaner at saka locker primer surfacer. Yung isang, ano na lang, isang litro na lang. Okay. Ayan si Master Jojo. Nabati na natin. Si Kuya Dindo. Good morning. Good morning. Good morning. At saka si Louie. Louie, good morning. Good morning. Yan na. Yung huling video nga pala namin dito. Nabasag ni Louie yung ano. Okay, bali, may explanation tayo dyan. So yung paggamit ng lumang toilet bowl sa renovation ay hindi po talaga namin ina-advise na yung pa rin. So ito po yun, yung dati. Okay, pakita natin. Ito yung dati. Yan yung dati. Kasi kapag binaklas to, pag binaklas po natin to, pwede magkaroon po ng hairline crack po ito. So, nung sinisinsil na ni Louie to, yung dati niyang halo rito, yung mortar, yan, may hairline crack na siya. Yan, yan na biak. So, buti na lang, meron tayong nire-renovate dun sa ibang subdivision na halos papalitan po lahat. So pag labor materials naman, lahat naman po ng mababaklas sa renovation ay kay contractor na. Kaya dinala ko dito yung nabaklas namin na water closet galing Lumina. Ipinalit na lang natin. Si client owner kasi rito talagang gusto niya, yan na lang daw yung ibalik. Pero yung yung sa lavatory, ibabalik po talaga natin dito. So ang ano niya po kasi, medyo may kamahalan din yung water closet, kaya para makasave.
So yan na po yan, bago. Nagmukha pong bago. Diba? O diba? O, ano na lang po lang dito, cornisa, tile grout, tapos yung mga accessories, yun na lang po lang dito. Tapos tinatapos na ni Kuya Dindo to para may pakabit na natin yung overhead cabinet na gawa sa aluminum kina Master Bata, pati yung dito sa ilalim. Eh si Master Jojo nag-aspin ah. Bali, okay na, ayos na ayos. Ganda. Sa Senado? Oo. Kahit kay Presidente pa, okay na. So, ayan yan. Sa mga matatagal na namin viewers, meron pa nga kami talagang isang printer pa yung si Master Jojo. Tama-tama naman eh, wala pa kami masyadong pepperstuhan, kaya nandito muna siya. So, kailangan tapusin lang po muna ito. Eh, ganda na o. Oh. O, diba? Yan, haspe po yung ano, yung pinaka-header. Tsaka itong gilid. Tapos may kakabit kami rito na lagayan ng wire rack. Yan. Tapos meron pa kaming konting retouch dito, yung part na yun. Yan, sa mga pintuan ng TV console at saka rito, sa kaha. Yan, sa open shelves, bali black na lang. Tapos dito naman, haspe. Yan, haspe. Tapos itong shelves, black. Yan, black na lang to. Yan, tapos si Louie mag-uumpisa ng magkabit ng ating tiles sa hagdanan. Yan. Put step and riser. Tapos wala na siyang 45 degree cut angle. Yan, dire-diretso na. Yan, malapit na to. Finishing na. Finishing. Eh, baka masita tayo dyan, Vi, ha? Nagahalo din. Yung sa kabila. Sa bagay, hindi naman puro yan, ah. Mabuhagag naman. Okay, babalik tayo sa phase 4 para maibigay yung mga kailangan nila ano doon. Ila Adonis nila, Bilog at Sammy Ricky. Ito muna yung update. So, ayan ah. Inumpisa rin. Haspe. Wow. Nakulay po niya yung wall-fluted panel. Siyempre, hindi naman natin mahabol talaga yung kulay nun kasi ang finish nito medyo matingkad. Kailan kaya natin yan may papakabit ko yan? Mamaya? Oo, oh, pwede na tayo rin. Pwede na? Oo. Sige. Tawag na tayo sa kanila. Ipornisa na. Oo. Ayan, bago tayo umalis. Pagkahalo ni Louie, diretso, ano, diretso linis agad. Para yung simento hindi po mabuo dun sa gaspang ng kalsada. Kasi kaya rin pinagbabawal minsan obstruction, syempre. Tapos ano, yung gaspang kasi ng kalsada o pinaka-groove nito, yung kapit sa gulong, dudulas, makakadisilan siya tayo. Kaya isang bagay ako bakit bawal maghalo rito. Ayan, sa phase 4 ulit tayo. Bali, yung pinagbilhan natin na hardware kanina doon banda sa may San Jamayor, ito na rin po yun. Na-deliver na nila. Basta, okay na yan. Yung sukli sa inyo na. So double check yung tubo at saka yung one half nandito. Lima yung ano nyo, no? One by one, lima? Limang 2x2. Isang 3/4x3/4 saka isang 1x2. Square bar meron dito? Oo. Oo nga. Oh, tama, nandito. Okay na, salamat. Thank you. Yung adhesive dito rin po yan. Dito rin sa loob. Yan, nag-powder na tayo ng adhesive. Kasi itong mga poste kadalasan, ang pinangre-rebukada, minsan adhesive na para maganda. Kaya minsan, pagka kailangan ng tiles, installation kasi ito may mga tiles na rito. Doon sabon ko na lang yung dalawang one half na ano, tubo. Sa kabilang space kaya meron? Wala din. Oo, wala. Eh, habol ko na lang yung ano dito. May kulang tayong na order. Isa lang yung order natin. May linya pa kasi ng tubig papunta rin. So walang supply yun. Kitchen, kailangan may supply yan. Dali kukunin namin yung papunta rin.
Tapos hollow blocks, nagdagdag tayo. Siguro nakalat yung lock nito nyo. Ayun, piling pintaraan na nibilog yung process. Okay, nasa phase 3 na tayo. Si Jamil mo na yung una natin pinuntahan. Good morning, Jamil. Good morning. Ayan, bali, ito na yung ginagawa niya rito. Yung mga pader dito, binabatakan niya na ng masilya. Yung sa materials nga pala ng para sa tiles dito at saka yung sa wall-fluted panel, ngayon na lang po nating araw aasikasuhin. Ang bali yung gate pass kasi no, na-expired kaya hindi po namin nabili. Yung pinarinyo ko na rin kay Mrs. kanina para may pasok natin yung materials dito. Yan muna yung update dito pag mamasilya sa pader. Tapos kailangan ni Jamil lang mahabang hagdanan dito mamaya. Yan para rito, para maabot niya po yan, yung area na yan. Okay. Okay, ito naman yung update and assignment natin dito. Eh si Kuya Richard, good morning po Kuya. Good morning. Good morning. Ang kasama niya rito si Tam Tam. Tam, good morning Tam. Good morning Dad. Yun na. Lorin. Tam, dilig pa rin kayo sa taas. Yan, bali may flooring na po ito. Yan po yung assignment. Bali dito sa bandang corner area, nakadrop tayo ng mga 5 cm. Yan, dali dito sa porch, yung flooring dyan medyo mataas. Naka-elevate po siya. Yan. Yan, binibuli na lang to ni Kuya Richard. Tapos ang susunod natin na pwede ipagawa rito, yung forma ng mga poste. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, limang poste. Dito mga karawas, nagbawas na muna ako ng tao kasi yung slab dito may curing time yan, dalawang linggo mahigit. So, kaya ito lang po muna, ma-maximize muna natin yung space para sa mga manggagawa. Ayan, may karagdagan po tayong ano doon na gagawin sa taas. Ayan, may sukalo tayo dyan. Tapos dito rin po sa toilet and bathroom, magkakaroon tayo ng additional extension. Yung mga hollow blocks dito na natitira, nakapagpasya ako na ipapalit natin ng D4. Puro D5 kasi to. Baka lumiit po kasi yung extension ng toilet and bathroom pagka ito yung ginamit natin. Yung bali, anin ko po ito. Anin ko pa. Papapalitan natin sa hardware. Siguro ay sasabay na lang po natin sa delivery ng additional na buhangin. Ayan. Ito naman yung ating ikatlong project dito sa phase 3. Ayan, nandito pa rin yung ating mga materials. Metal paring, tubo, bakal, metal studs, buhangin. Ayan, nandyan. Ay, dumating nga po pala tayo mga materials ngayon, umaga. Si Mrs. na yung nag-receive nito. Yan, tiles. Ayan yung mga in-order natin na nakaraan. Yung water closet dito, dalawa. Tsaka yung basin, dalawa. Kasi hindi na kaya ang i-deliver nila sa phase 4. Bali, tayo na lang po maghahatid nito sa phase 4. Total naman, maluwag pa naman po dito. Ayan, bali, ang gumagawa naman po dito is for electrical assignment natin, si Kuya Boy. Kuya Boy, good morning po! Ayun o, nadagdagan na ni Kuya Boy ng mga schedule natin para sa pila at center to. Yan na. Sige Kuya, yun lang po. May tubig ka rito? Meron. Okay. Kumukula lang ako doon. Sige. May picture ka dyan, nadala. Yan. Ito, hindi ko talaga rin lang. Pagpunta ko dami doon, wala pa. Oo. Ayan yung mga tiles. Bali yung tiles na to para sa flooring, sa first floor. Meron din sa second floor, sa toilet and bathroom, meron na rin yan. Tapos sa flooring, meron na rin yan. Tapos dito, meron na rin po yan. Ang wala na lang yung... Ay hindi, kompleto na pala to. Ito pala yung sa hagdan. Ayan, halos nakakompleto na. Ito, break time na. Kaya pala sobrang tindi ng init kanina. Uulan pala. Yan, kahit pa paano, bawasan po yung ating init.
Sana nakapasok yung tropa ng maayos. Ang break time muna. Okay, wala nang ulan. Ayan ah. Kaya mag-uumpisa na nga talaga yung tag-ulan. Nakita niya. Ano yung ulap. So sasamantalayin natin yan. Meron tayong dalang ano, PVC pipe. Dadalhin natin sa phase 4. Tsaka yung sukat ng lababa. Tsaka ito yung heat gun. Tara. Kanina nung umalis kami sa Lumina, medyo masama yung weather. Kaya hindi na tayo dumiretso po ng phase 4 para mahabol natin yung mga dapat natin bilhin pa sa labas. Yan, maganda naman na yung weather, medyo umaraw na. Yan, galing kami ng JKJ Tile Center dito sa May 13. Bumili na tayo ng additional na pintuan para po ito sa gagawin po nating sliding door. Bali, ang sukat nito 80 cm. Ngayon, wala nang hamba to kasi sliding. Bali, ang gagawin namin dito, magbibili na lang po kami ng 2x2 na kindry. Yan ang stopper niya. So, para to sa kwarto, doon sa ginagawa nating extension sa may project natin sa Facebook. Tapos, binili na rin natin kanina sa may JKJ Tile Center yung 60x60 na tiles na pang wall accent para sa toilet and bathroom. Kanina, nag-usap kami ni client owner, yung paliwanag ko tungkol doon sa toilet and bathroom na pintuan, nag-agree na sila. So hahanap tayo ng 60cm by 190cm naman na pintuan mamaya. So check natin kung mabibili pa natin ngayon. Tapos nandito tayo sa LJR Tile Center. Ayan. Bali, ang bibili naman natin dito yung tiles na gagamitin natin at saka wall-plated panel na gagamitin natin sa phase 3 doon sa pinipinturahan ni Jamil. So ito na po yung tiles. Ayan, nakapagkabit na kami dati nito sa project namin sa phase 2 sa bahay naman ko. Yan yung ginamit namin sa poste. Tapos nakakita na rin po ako ng WPC wall plated panel na ilalagay po para sa kanyang mga walls. So meron to sa accent pag akyat ng hagdan, meron din sa master's bedroom. So ito po yon. Yan, master's bedroom, at meron din po sa TV console area doon sa first floor naman. So ito, check natin kung magkano lahat. De, okay na pa. Pangalan mo lang nilagay po siya. Sige, maraming salamat. Bukas na lang po ate. Thank you. Yan bali, total lang binamili natin dito. Bumili tayo ng 48 pieces 15 by 60. Yung wall plated panel 17 pieces. Bali, saktuan lang ito. Pre, bukas na lang. Daanan ko. Thank you. Ayan, 16,750 po lahat yung binili natin dito. Bali, sa materialis to sa pastry. Yan, hindi na natin nakinuha kasi hindi pwedeng mabasa yun eh. Baka biglang umulan. Saka mag-aalangan ako dahil pupunta pa tayo ng Metroville. So ito muna. Yan, tara. Let's go. Okay, nandito na tayo sa Metroville. Bali, wala tayong dalang gamit dito. Ayan, lahat naman po ng mga kailangan nila ay nandito sa ngayon. So ito, update tayo. Eh, maganda-ganda na po ito mga karosa yun. Kita niya. Kakaroon na po ng forma pag natapos yung pagpipintura. Okay, yung ginagawa niyo yung master door. Yan. Bali, yung pinaka open shield or yung floating block, block po yan. Yan, kanina yata nagpunta na si Master Batang na. Bali, ito nga po pala by Wednesday na lang daw. Yan yung sa overhead cabinet gawa sa aluminum by Wednesday at saka dito. Tapos ito kanina pumunta sila Master Batang, sinukatan na po ito. Kahit minamasilyahan pa lang, accurate naman na po yung sukat nyo. Sa toilet and bathroom, ayan. Tsaka yung sa tiles natin. Yan, bali, kagaya ng sabi ko na nakaraan, makikita na to. Yan, hindi na natin ito itatago kasi hagdanan ito ito. Yan yung installation niya, pati sa riser, pati yung sa footstep.
habol tayo sa phase 4. Eh, kailangan may abutan tayong tao doon kasi itong mga materials na dala natin ay para doon. Ayan na. Let's go. Yeah, shoutout nga po pala kay Sir Demi. Yang may bahay po sila dito sa tapat ng ginagawa namin dito sa Metroville. Katapat. Oo, katapat. Meron silang ano, meron silang gustong ipagawa. Okay, dito tayo sa phase 4. So ito na po yung mga nagawa nila rito. So medyo na-delay na ng konti ito gawa ng umulan po kasi kanina. So mag-hardiplex na lang po kami dyan. After hardiplex, yung PVC roofing, then flashing. Tapos mag-welding pa po tayo rito sa magkabilang gilid para sa installation ng polycarbonate. So naka-top coat na to, pero first coating pa lang po yan. Tapos yung mga nagawa rito, yan, may palitada na sa magkabilang gilid. Tapos poste na lang kasunod para makapag-layout na rin po ng gate. E bali nag-final po kami ni client dito. So final nga na ito, bali gagamitan natin ang swing door. Paloob na po yung bukas, yung opening 60 by 190, tapos ito maasintadahan natin. Yung para sana sa sliding nito, gagamitin na lang po para sa shower enclosure. Yan, nabago na po yung linya. Water line na lang. Dito yung sa water closet. Ayan na. And tapos ito, may mga babaguhin pa po rito. May mga papatayin din na linya ng tubig rito. Ang shower na lang. Ito na yung ating lababo. Ayan na. Doon makisaw yung pakita natin sa video. Ayan. Naging single na lang po. Kasi pag double, laabot doon. Okay na. Doon. Tapos yung dala po natin na pintuan. Ayan yung pintuan na malaki para dito sliding na lang. Sliding door. Yung update pala rito sa lagi ko napupuna na damo, na gumapang po dun sa kable ng kuryente. Hanggang dun lang yan natanggal namin kasi medyo matigas pa po siya. Yan, yan naman po ay kusa na po yan malalagas, pero ire-report din po natin dun sa nagkakabit ng mga loadside baka sakaling matanggal nila kasi meron po silang ano yan, mahabang hagdanan. Ayun, gumapang na dun. Yan, sa mga nagtatanim or nagtatanim ng halaman, huwag na lang po sanang magtanim ng gumagapang gaya nito. So bali ito lang po muna yung update natin ngayong araw po ng Lunes. Yan, kita-kita na lang po sa susunod na video. Paalam po muna. Nakulog na naman, oh. Oh, ang uulan na naman, oh. Ayan, oh.